itaas natin ang ating kamay sa Diyos. Po'y manalangin, magkapo tayo sa Ginoo. Taas po natin ang ating mga kamay sa Ginoo, ang ating mga kamay sa Panginoon. Taas po natin. Yes, Lord, tunay nga po, Panginoon. Tunay nga, Diyos. Ikaw po ay maayo. Ikaw po ay mabuti, Panginoon. Ikaw po ay gumawa, kumilos, pagbigay sa amin ng mga dakila, mga mababuting bagay, Panginoon. Yes, Lord. Kami po'y inyong iligtas, pagalingin, gawan po ng himala. Sagutin po ninyo, O Diyos, ang aming mga prayer. Katagpuin niyo, O Diyos, ang aming mga prayer. Tunay nga po, Ama, na hindi nagkataon na kami po ay nagkaroon ng gawain ngayon. Espesyal na gawain, Panginoon, sapagat may espesyal ka pong bagay na gagawin po sa aming mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Nawa, O Diyos, ibigay niyo po ang kaalaman, ang karunungan, ang katalinuhan sa bawat isa. Maintindihan, maunawaan po nila lahat po ng aking mga maikli lamang nasasabihin. Salamat po, O Diyos, sa marami. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin sa araw na ito. Wala po akong magagawa, wala po kaming magagawa kung wala ka po sa aming mga buhay. Maraming marami po salamat, Ama. Sa iyo po namin binabalik, ibinibigay lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang baboy, magsabi na ang amen. Amen. Palakpakan nga natin ang malakas. Ayan, palakpakan natin ang malakas. Sabihin nga natin, maayo ang Ginoo. Maayo ang Ginoo. Mas malakas pa, maayo ang Ginoo. Maayo ang Ginoo. Ayan, mas malakas na tayo sa ng bike na ito. You know? Okay, mas malakas na tayo. Check mo nga pa sa ito. Tingnan sa buka maka. Praise. Mas okay ba yan? Tingnan mo. Yan. Oh. Okay, sige. Basta siguro wag lang magalaw. Yan, okay. Yan, sige. Guwapo ba ako? Guwapo ba ako? Ay, bibig ko lang. Ito na, mga lang. Yung katabi mo ba gwapo o tsaka maganda ba yung katabi mo? Yeah. Okay. Maganda. Maganda tsaka gwapo. Yan. Okay. Sige. Naintindihan naman nyo yung Tagalog ko? Oo. Yan. Ba? Galing. Pag hindi nyo maintindihan si Lola Jean, i-interpret niya ha? Andito rin naman sila Lolo Baltasar para mag-interpret. Yan. O saka sakaling hindi nila alam, interpret na lang natin, no? Okay ba yun? Ayos ba yun? Yan. Oh, okay. Very good. Yan. Buksan natin yung ating mga Biblia. Yan. Kung may mga Bible tayo, sa lahat ng mga nakikinig, mga nanonood, to those who are watching and listening out there sa ating programa, sa radio at television, sa itong sabi ng Panginoon, sa USB, sa FB, at sa YouTube, yan. Saan man kayong finding ng mundo, nandito tayo sa church nila Pastora Rita. Ano ang pagiging niya, Pastora?
Ha? Galjano. 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 Yeah. Nandito tayo sa Church de la Pastora Rita Galjano, no? Dito sa Marainging, Habongga, Agusan del Norte. Yan. Marainging, Habongga, Agusan del Norte. Yan. Ano pong tribo ninyo? Mamanwa Tribe. Yan. Nakita ko na yung mga kamag-anak ko. Tagal ko nagganap na mga kamag-anak ko, mga kapamilya. Nandito lang po pala kayo. Amen. Tagal ko kayong hinahanap. Magpapa Jessica Soho sana ako eh. Makita ko kayo, nandito lang pala kayo. Praise God. So, sa lahat ng mga nakikinig, those who are watching and listening out there, we are here in the Church of Pastora Rita Galjano of Mamanwa Tribe, Marainging, Habongga, Agusan del Norte. Yan, basa tayo, Jean, yung Romans 8:31-32. Basahin mo nga. Si Pastor Baltasar, ayun! Anda na rin pala si Pastor Baltasar, may dala ng salamin. Dati kasi pinabasa ko to, laging hindi nababasa eh. Sige, basahin mo nga. Romans. Sige. Romans 8:31-32. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod diini. Karon unsa may atong ikasulti mahitungod diini. Kung dapat kamo kanako, ang Diyos kinsay makigbatok kanato. 32. Kung wala magdumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, alang kanatong tanan. Dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang na atong pangayoon kaniya. Salakpakan muna natin sa Lord saglit. Yan. Praise. Yan. Yan. Glory to God. Yan. Ang sabing ganoon sa Bisaya, yung binasa niya, naintindihan niyo yun? Okay. May Bible ba kayo? Yan. Pag wala kayong Bible, dadalang kayo ni Pastor Baltasar dito. Yan, Pastor? Hindi. Ano pong Bible ba rito? Cebuano. Saan ba meron po mga Cebuano Bible? Kasi Manila kami, no? Christian bookstore. Yung mga Cebuano roon. Yan. Yung mga Cebuano. Cebuano. Yun. Ang sabi ganun sa English po. Sabi sa Romans 8:31-32. If God is with you, who can be against you? Kung ang Diyos ay suma sa iyo, sino ang makalalaban sa iyo? Ano nga sa Bisaya yun? Ano nga sa Bisaya, Pastor Baltasar? Kung ginoo na nato, walay mahimo ang tao sa ito. Yun. Na, nabatean nyo? Yan, okay. Sige. Ganito. O, tahimik na kayo. Okay na ba kayo? Para mabilis. Okay. Mga bata, nakikinig kayo sa akin? Okay. Nakakita na kayo ng lobo? Wow, nakita na sila ng lobo. Meron bang malalaking lobo? Meron maliliit na lobo? Meron. Yung lobo ba lumilipad? Lumilipad. Balon. Hindi niya natin nintindihan yung lobo, balon. Balon. Ayan. Ano? Lobo, wolf daw yung lobo. Wolf, lobo. Okay. Lobo, ano sa Bisaya yung lobo? Alas. Ha? Bisaya, balon. Hindi yung lobo. Balon. Balon. Hindi rin ako sa lobo sa ato, sa Bisaya na ako ng mga kasama. Oh, yung balon, yung lumilipad na balon, yung lobo, yung lumilipad. Balon din daw. Oh. Sino yung nag-birthday? Nag-birthday na may balon. Sino nag-birthday na may lobo? Wala pa. Wala pa. Oh my God. Wala pa. Sige. So, wala pang nag-birthday na may balon at saka lumilipad na balon. Kate, sino nag-birthday na merong Kate?
Ayun, meron yung balon lang, yung lobo lang. Yun, sige. Okay, yung lobo lumilipad, no? Ngayon, may kwento lang ako sa inyo, ha? Maikli-maikli lang yung sasabihin ko, maikli-maikli lang. Yung mga balon, big and small, malaki, maliit, lumilipad, no? Nakita ng isang bata, lumilipad yung mga balon. Tapos, malaki-maliit, lumilipad, no? No? Yung lumilipad yung mga balon. Diba yung mga balon lumilipad yun? Lupad yung mga balon. Yan. Ngayon, malaki-maliit. Yan. Ano yung sabihin malaki-maliit? Dako, gamay. Yan. Lumilipad ngayon. Ngayon, nakita nung bata. Kita niya. Nagtanong siya. Sabi niya sa nagpapalipad ng balon. Sabi niyang ganun. Ay, lumilipad yung mga balon. No? Kahit malaki, kahit maliit, lumilipad. Sabi niya. Gets ninyo? Kuhain niyo? Yun. Ngayon, yung balon na yun, different colors. Iba't iba ng kulay. Iba't iba. Yan. Iba't iba ng kulay. Ano-ano ba yung mga kulay? Ito, anong kulay yan? Red. Red ba yan? Red. Ah, okay. Kala ko pula. Red pala. Okay. Yan. Yan. Yung saan pa sa raroan, anong kulay? Asol. Blue. Yung nakalagay sa likod niya, ano? Anong nakasulat? Mabuti ang Diyos. Yan. Okay. Guess po natin. So, ngayon, ito po yun. Ngayon, ganito. Nagtanong yung bata sa nagpapalipad ng balon. Kahit pala malaki, kahit maliit, lilipad pala. Lilipad. Kahit pala red or blue or kahit na ano palang kulay, lilipad pala. Guess ninyo? Amen. Ngayon, tanungin ko kayo, ano ang nagpapalipad sa balon? Hangin. Kung tawagin ay helium. Yung hangin na helium, pakinig kayo maigi ha? Yung hangin na helium o yung mga batang makikinig. Pag makikinig kayo ng husod, dadalhin namin kayo sa Maynila. Hola. Bakit yata sila pumunta? Nakapunta ng Maynila. Ah, ganito. Gets ninyo? Lumilipad yung mga balon, yung mga lobo lumilipad. Kahit na malaki o maliit, kahit na iba't ibang kulay, lumilipad. Gets ninyo? Kasi ang nagpapalipad, yung hangin o yung helium. Yan. Nakuha natin? Intindihan ninyo? Yun. Sabihin mo nga yun sa kanila, Jim, kasi nakanganga sila sa akin eh. Habang nagsalita nga ako, interpret mo nga sa Tagalog, ay sa Bisaya. Sige nga. Kahit dyan ka nalang. Lakasan mo boses mo. Di mo kaya? O si Pastor Baltasar na lang. Kwento mo nga sa kanila, Pastor Baltasar. Tayo ka nga dyan. Interpret mo nga. Yan. Sabihin mo nga yung sa kanila yung sinabi ko. Malaki, maliit, kahit na anong kulay, lumilipad yung balon. Ang istorya ni Pastor, gamay o dako nga balon, pareha sila mulupad. Amen. Yan. Dahil sa hangin, dahil sa hiliyog. Kumot sa hangin, nasulog sa balon. Yan. Oo. Nagulat yung... Yan. So, ang nagpapalipad sa balon ay hangin, hiliyog. Kahit malaki, kahit maliit, kahit na anong color, lumilipad. Amen? Amen. Sa madaling salita, hindi mahalaga, hindi importante kung tayo ay malaki o maliit. Hindi importante kung anong kulay natin. Ang Holy Spirit ang magdadala sa atin sa langit. Si Jesus ang magdadala sa atin sa langit. Nakaluwala ninyo? Kaya huwag mong sasabihin, uy, ako maliit. Siya malaki. No? Siya, ako mapayat. Siya mataba. Huwag natin sasabihin yun. Huwag natin sasabihin, siya ang puti. Ako, kayumanggi. Huwag natin sasabihin yun. Lahat tayo, mahal ng Diyos. Yes! Lahat tayo, sundali ng Diyos sa langit. Yes! Gusto ng Diyos, lahat tayo, gusto ni Jesus, ipasok tayo ng langit. Yes! Pag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos,
Panginoon, tagapagdas ng ating buhay, yung Holy Spirit titira sa atin. Amen! Palakpakan natin sa Lord. Yun. Kaya huwag nating sabihin, tayo ay hindi mahal ni Lord. Kung tayo ay maliit, baka yung mas malaki ang mahal ni Lord. Hindi. Baka sabihin natin yung kulay natin kayong manggi. Si Pastor Ailben, mabuti. Mas mahal siya ng Lord sa atin. Hindi rin. Huwag nating sabihin, o yung mga taga Manila, mas mahal sa amin ng Panginoon. Hindi. Huwag nating sabihin na yung mga Amerikano, mas mahal sa atin ng Lord. Hindi. Pantay-pantay, kahit na anong kulay, kahit na anong anyo, anong laki, anong height natin, kahit tayo ay mula sa kapatagan, mula tayo sa kabundukan, saan man tayo nakatira, saan man tayo lumaki, mahal tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ibibigay sa atin ang Holy Spirit, ibibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Yan. Basahin mga uli yung Romans 8:31. Si Pastora kaya magbasa. Pastora, basa nyo nga po yung Roma 8:31 to 32. Yan, si Pastora. Karon unsa may akong ikasulti, may tungod nini. Kung dapin ka na to ang Diyos, kinsay makigbato ka na to? Yun, o. Oh. Kung kakampi daw natin si Lord, sino ang makakalaban sa atin? Amen. Lahat pa tayo, minsan ba nagkakaroon tayo ng sakit? Sakit, karamdaman? Nagkakaroon ba tayo? Yun. Minsan ba nagkakaroon tayo ng mga problema pagsubok laban ng buhay? Roma 8, 31 at 32. Amen po ba? Hindi ako mangangako, ayokong mangako, baka hindi ko matupad. Amen ba? Kasi tao ako eh. Ano po? Pero, maghahanap ako ng mga Bible na Cebu, no? Nakuha natin, para magkaroon kayo ng Bible, pero hindi ako mangangako. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya nangangako. Pero kung may makakita siya, magdadala ako. Nakuha po niya, Pastora? Hindi po ako nangangako, pero kasi pagpangako, baka pa hindi matupad, magalit kayo sa akin. Huwag po magpasanig. Kaya ba sinilin na ho matuman, masuko mo sa ako. Ayun. Pero kung meron akong mga hanap, pati kayo, Pastor Baltasar, na mga Cebu, dala natin sila. Meron? Yun. Hindi po pangako. Kasi mahirap pangako eh. Eh baka bukas mamatay na ako. O, di ba? Tapos baka sa mga darating na araw hindi ako makarating dito. Hinihintay ninyo ako, nasaan na ba yung gwapong nangako? Hindi natutupad. O, kaya ayokong mangako. Pero sisikapin natin, pag sinabing sisikapin, hindi pangako. No? Isisikapin na yun, na sa darating na panahon, yan, ay kung meron mabibili, ibibigay po libre, pero hindi pangako. Yun. Inyo. Kasi mahirap mangako, mahirap. Baka hindi ko matupad, magalit kayo sa akin. No, di ba? Baka, yung poging yan, huwag nang papuntahin dito yan. Kasi hindi naman yung tinutupad. Gawin natin, Pastor, ha? Ipaalala nyo sa akin. Singapin natin. Kahit siguro sila ang magdala, no? Kayo po ang magdala kung saan tayo makakaano. Para lahat sila may Bible, no? Singapin natin, gano'n yun. Hindi po, ayun ha, bisayain nyo nga po sa kanila yung Pastora, yung sinabi ko. Interpret nyo nga sa kanila. Dili ko na siya magsaad sa ato, pero maning kamot siya na makakuha kita siya Bible. Yun. Yan, kapag ang Diyos ay sumasa atin, sino ang makakalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Darating sa atin ang mga problema, ang mga pagsubok laban ng buhay, sakit, karamdaman, kahirapan. Kahit na anong problema ang darating sa atin, pagtatagumpayan natin dahil kay Kristo. Yan. Ano po sa Bisaya yan, Pastora? Kahit na anong problema, pagsubok laban ng buhay. Isang saban, atong problema, mga pagsulay, ragko, maabot sa itong mga kinabuhi, pero mulampos ngayon ta, kahit ang mga anak ta sa Diyos. Yun. Panakpakan natin ang Panginoon. Yan. Okay. Nabalitaan ba ninyo na si Kobe Bryant namatay? Oo. Kilala niya si Kobe Bryant? Oo. Wow, ang galing ah. Si Kobe Bryant, basketballista, basketball player, NBA player. No? Well-known NBA player, mayaman, no? Kilala, sikat sa buong mundo, tanyag si Kobe Bryant. No? Si Kobe Bryant,
Kasi po, galing po ako ng Davao. Bago ako magpunta rito, Davao po ako galing. Ginusto ko na lang, hinangad ko na lang, sinikap ko na lang na makarating dito. Kasi galing na ako ng Davao. Sabi ko, pupunta ako rito. Kinonta ko sila na dadaan ako rito kasi galing ako ng Davao. Ngayon, habang nasa Davao ako, nabalitaan ko si Kobe Bryant na matay. Pati yung anak niyang 13 years old, 13 anyos, namatay. Nakuhaan ninyo? Yan. I-interpret ba yun? Okay na, naintindihan na nila yun. Okay na. Ang kinamatay ni Kobe Bryant, helicopter nag-crash. Kasama niya yung anak niya, 13 anyos, 13 years old. Si Kobe Bryant, babae. Si Kobe Bryant, 41 years old, 41 anyos. Gets natin? Yan. Ganoon. Nag-crash. Makinig po kayo maigi sa akin. Hindi ko po papapakahaba-habaan ito. Una, huwag niyo makalimutan yung balon, ha? Anong malaki, maliit na balon, kahit na anong kulay, lilipad dahil may hangin na nagpapalipad. Malaki o maliit, kahit na anong kulay, mataba o mapayat, lahat ay gusto ni Jesus pumasok ng langit. At lalo na kung anak ng Diyos, tutulungan niya. Romans 8:31, kung ang Diyos, kauba natin, sino ang makakabato? Bato ba yun? Makabato sa atin. Yun. Makalaban sa atin. Yan. Ibig sabihin, mga problema, mga pagsubok, laban ng buhay, sakit karamdaman, lahat yan ay lulutasin ni Lord kasi kasama natin si Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ngayon, pag makakita ka ng mayaman, makakita ka ng sikat, no? Yan. Makakita ka ng well-known, famous, ano sa Bisaya ngayon, Pastora, yung makakita ng mayaman? Makakita ang dato. Oh, yun. Maaari, pwede na maigit ka sa kanila. Maibog. Yan. Maibog, no? Masina. Maaari masabi mo, mayaman siya. Sikat siya, magaling siya, nakakasakay siya ng barko, eroplano, nakakapag-around the world siya, umiikot siya sa buong mundo, no? Masarap ang pagkain niya, maganda ang damit niya, maayos ang tulugan niya, no? Maaring mainggit ka sa kanya. Ano yung mainggit? Masina. Yun. Ma? Masina. Ayun. Masina. Yun. Yun. Oh. Masin. Yeah. Nakuha natin? Ngayon, eto ang tanong ko sa inyo. Si Kobe Bryant, pati yung anak niya, mayaman, sikat, magaling, well-known, kilala sa buong mundo, kayang umupa ng helicopter o kayang bumili ng helicopter. Kaya lang si Kobe Bryant ngayon, nakikinig pa ba kayo sa akin? Si Kobe Bryant ngayon, patay na. Kapag dumating ang kamatayan, ano sa Bisaya yun? Pag umuabot ang kamatayan, kamatayon, yun na nga. Pag umuabot ang kamatayon, kahit na anong edad mo, kahit na anong gulang mo, anong taon mo, kahit mahirap ka o mayaman ka o sikat ka o hindi, NBA player ka man o hindi, pag dumating ang kamatayan, patay ka. Patay ka. Hindi makakatulong ang pera. Hindi makakatulong ang popularity. Walang magagawa ang pera, walang magagawa ang popularity. Kahit marami kang fans, sikat ka, artista ka, pag namatay ka, useless, walang kabuluhan. Basta sabihin nyo nga po sa kanila yun sa Bisaya. Sabihin nyo nga po sa kanila. Useless lang. Useless. Walang pakinabang, walang silbi. Bale wala. Sige, kwento mo nga sa kanila. Pag umabot, wala po lang sa pagkadato, kung mamatay ragya punta, ay dili makatabang ang kwarta sa ato. Kamatayon. Yun! Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Kung si Kobe Bryant, born again,
Bong nagin ba si Kobe Bryant? Dili. Yun yun, o. Guess ninyo? Naunawaan ninyo? Kayo, hindi kayo sikap. Hindi tayo kilala, hindi tayo famous. Hindi tayo artista, hindi tayo NBA player. Pero, dahil si Kristo ay nasa puso natin, papasok tayo ng langit pag namatay tayo. Kaya huwag na huwag kayong maingit, masina. Huwag na huwag tayong masina sa kanino mang mayayaman. Mas mapalad tayo sa kanila, mas okay tayo sa kanila, mas blessed tayo sa kanila, mas maayo tayo sa kanila, kasi pag namatay tayo, papasok tayo ng langit. Amen. Pwede, maaari na pag namatay tayo, no? Yung ating kabaong ataon, hindi maganda. Maaari, pwede na pag namatay tayo, yung ating libingan, nicho. Ha? Tantyon. Hindi maganda. Oh. Yung mga mayayaman, ang tantyon nila, maganda. Marmol. Tayo, hindi. Ano lang? Poco lumber. Kawaya. You see? Banig. Oh, you see? Pero, mas mapalad, mas blessed tayo. Kasi pag namatay tayo, langit tayo pupunta. Kaya, yun ang mensahe ko sa maikling mensahe ko ngayon. Huwag masina. Masina ba? Huwag mainggit sa mga mayayaman, sa mga sikat, sa mga famous. Pag may mga darating, naka-coat, naka-necktie, naka-dress, magaganda yung bag, Louis Vuitton, huwag tayong mainggit sa kanila. Kasi kung hindi sila Christian, impyerno ang punta nila. Samantalang tayo Christian, papasok tayo ng langit. Yan, palakpakan natin si Lord. Yan ang maikling mensahe ko sa inyo. At merong Holy Spirit na maghahatid sa atin sa langit. Merong Jesus na maghahatid sa atin sa langit. Hindi mahalaga kung ano ang kulay, anyo, ayos natin, height natin, sukat natin. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, tinanggap natin si Jesus bilang Diyos, Panginoon, Ginoo ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Hindi ko na papakahaba-habaan. 32, Pastora. Basa natin yung 32. Romans 8:32. Yan. Ikaw, Pastora Jean. Basa mo nga. Romans 8:32. Oh, makinig ko yun eh. Dito lang ako magwawakas. Romans 8:32. Kung wala magdumili ang Diyos sa pagpugyan sa iyang anak, ngadto sa kamatayon, alang kanatong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Yan, naintindihan ninyo, napatian nyo? Amen. Yan, ulitin uli, makinig lahat ha, kasi magwawakas na ako, last ko na to. Basahin mo uli, Jean, lakasan. Kung wala magdumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, alang kanatong tanan, dili hatagan usab dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Oh, naunawaan ninyo? Nabatian ninyo? Okay. Yung kaligtasan ba natin, yung salvation ba natin, libre ba yon, free ba yon? Yung buhay na wala hanggan, free ba? Amen. Free. Epeso 2:8-9, libre ang buhay na wala hanggan. Libre ang kaligtasan. Bakit naging libre? Kasi si Christ, Diyos si Christ, di ba? Nagkatawang tao siya, namatay sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang buhay niya sa atin, para tayo magmana ng buhay na wala hanggan, yun po ay libre. Naunawaan ninyo? Yan, sabihin niyo nga po sa kanila yung pastora sa Bisaya. Yan. Si Kristo na tao, nagpakamatay, o kita iyang gilibre ang atong kaluwasan tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus.
Yeah. Walay bayad, libre. Walay bayad, libre. Ang atong kaluwasan, diak lamang kaplagan nato kang Ginoong Hesus. Amen. Yan. Okay. Nagnubakan natin? Amen. Yan. Walay bayad, walang bayad, libre ang buhay na walang hanggan. Pagpasok natin ng langit, hindi na sabihin entrance fee. Wala, walang entrance fee. Libre. No? Makikita ni Lord yung mga puso natin na hugasan ng banal na dugo ni Jesus. Ano sabi sa iyo nahugasan? Ayun, nahugasan ng dugo ni Kristo Jesus ng ating mga puso. Makikita ni Jesus, oops, hugas ang ating mga puso ng dugo niya. Papasok tayo ng langit, walay bayad. Ang sabi ko, walay bayad. Walay bayad. Walang bayad, no entrance fee. Libre yun. Ngayon, kung ang Diyos nagkatawang tao, naging tao ang Diyos, binigay niya ang buhay niya sa atin, binigay niya yung buhay niya sa atin, libre, hinatag niya ang buhay niya sa atin, libre. Ang sabi ng Biblia, meron tayong mga pangangailangan. Ano sabi sa akin pangangailangan? Meron tayong mga kinahanglan. Meron tayong mga pinag-aampo sa Ginoo. Yeah. Lord, kailangan ko nito. Di ba? Pakisabi, ano sa Bisaya kailangan? Kailangan. Ano yung gusto sa Bisaya? Yung gusto. 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 Lahat ba ng gusto natin ay kinahanglan natin? Dili. Dili. Oh. Kasi meron kang gusto, hindi kinahanglan, hindi mo siya kinahanglan. Tama? Naunawaan ninyo? Pwedeng gusto mo, pero hindi gusto ng Diyos. Naunawaan ninyo? Yun. Kaya dapat alamin natin kung ano yung gusto lang natin, kung ano yung kinahanglan natin. Gets natin? Kapag lahat ng hinihingi natin sa Diyos ay kinahanglan natin, o will ng Lord, kalooban ng Lord, ibibigay ng Diyos yan. Naunawaan ninyo? Okay. Ano ang pinakamaganda, pinaka-the best na gift, regalong tinanggap natin sa Diyos? Buhay na walang hanggan. Ano sabi sa akin, buhay na walang hanggan? Kinabuhing walay katapusan. Yun ang pinakamainam, pinakamagandang regalong natanggap natin, ang kinabuhing walang katapusan. Binigyan tayo ni Lord ng kinabuhing walang katapusan. Buhay katapusan. Nakikinig ba tayo? Lahat daw, lahat tanan. Hindi ng gusto natin, bili ng gusto natin. Kung hindi, lahat ng kinahanglan natin, libreng ibibigay ng Diyos. Mag-ampo lang tayo sa Ginoo. So, nakikinig pa ba tayo? Naunawaan ninyo ako? Ninyo. Kapag hindi binigay ni Lord, it means, hindi mo yan kinahanglan, gusto mo lang yan. Oh, dalaga ka, nakita mo yung binatang yun, gusto ko yun. O ang tanong, gusto ba ni Lord yun parang sa'yo? Yun yun. Marami kang gusto. Mahihiwalay ka naman sa Diyos, malalayo ka naman sa Lord, magbabackslide ka. Hindi mo kinahanglan yun, gusto mo lang yun. Gusto mo lang ng sigarilyo, mapupunta ka naman ng impyerno. Gusto mo lang ng alak, mapupunta ka naman ng impyerno. Gusto mo lang ng mga kasalanan, pero pupunta ka naman ng impyerno. So, hindi lahat ng gusto natin ay kinahanglan natin. Hindi lahat ng gusto natin, gusto ng Diyos at matutuwa ang Lord. Guess ninyo? Yun. So, matutuwa lamang ang Lord, ang sabi sa'yo matutuwa. Malipay. Malipay lamang ang Ginoo kung ang mga kinahanglan natin ang siyang nasusunod ng nangyayari na gaganap sa buhay natin. Naunawaan ninyo ako? Yun. Kapag hindi binigay ni Lord, gusto mo lang pero hindi mo kinahanglan. Amen? Meron naman na kinahanglan ng Panginoon, kinahanglan natin, pero hindi ka agad binibigay ng Diyos, naghihintay pa tayo ng takdang panahon. Takdang panahon. Ano sa Bisaya yun? Naguhat sa saktong panahon. Yun. Yun. Yun na nga. Kaya, pag meron tayong hiningi, pinagampo sa Ginoo at hindi pa niya binigay, it means hindi pa saktong panahon.
gulat lang. Ayan. Kaya si Jane, naghuhulat lang ng BF niya, pero hindi pa ngayon. Naghuhulat lang siya. Guess natin? So, hulat lang, hulat lang. Nag-pray ka, wala pa, hulat lang. Magdarating din yun. Amen? Sa saktong panahon. Guess natin? Yeah, basahin ho natin ulit, Pastora, yung Romans 8:31 and 32, tapos pray na tayo. Romans 8:31 and 32. Yan. Kung sinong unang makakita? Pastora Jean, nakita mo? Oh, si Pastora Jean na. Tayo ka. 31 and 32. Sige, tayo ka. Lakasan mo. Unsa may atong ikasulti, may tungod ni ini. Kung dapig ka na to ang Diyos, insay makigbato ka na to. 32. Kung wala magdumili ang Diyos sa pagtugyan sa iyahang anak, ngadto sa kamatayon, alang ka na tong tanan, dili bahatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya. Oh, naintindihan ninyo? Okay, magwawakas na po ako, mag-aampo na ako, magpipray na ako. Okay. Handa ba kayo? Gusto ba kayo? Ibig ba ninyo na ang mga hindi, yung mga hindi gusto ng Lord, huwag na nating hingin? Amen. Oh, yung mga hindi gusto ni Lord, gusto mo lang? Huwag mo nang hingin yun. Na, Christian ka, hinihingi mo unbeliever na maging asawa, gusto ba ni Lord yun? Hindi. Oh, alak, sigarilyo, drag, shabu, marijuana, kabaklaan, katamboyan, huwag mo nang hingin. Kasi hindi yun gusto ni Lord. Ang hihingin mo lang yung gusto ni Lord, okay? Oo. Ang hingin natin, buhay na walang hanggan. Ang hingin natin, kagalingan. Himala, mga pangangailangan sa buhay natin. Hilingin natin sa Panginoon, ipag-ambo natin sa Ginoo, lahat ng mga kinahanglan ng iglesyang ito. Oo. At ibibigay yun ng Panginoon sa saktong panahon. Hintay-hintay lang. Diba? Sabi nga kanina, nagpatotoo, nagtestimony kanina, si Pastor Joseph doon, nagturo o kila Pastor Bautista kanina, nagtestify siya, di ba? Umasa daw siya sa tao, pero siya ay nabigo. Kaya nga, ayokong mangako kasi baka mabigo kayo sa akin, tao lang ako. Mahirap talaga yun. Umasa siya sa tao, nabigo siya! Pero umasa siya sa Diyos, hindi siya nabigo. Kaya, ang pakiusap ko sa inyong lahat, huwag kayong aasa sa tao. At kahit sino pang mangako sa inyo, huwag niyong asahan. Pag dumating na lang, pasalamatan. Hanggang pangako ay pangako lamang. Huwag aasahan. Kasi maging sa pag-ibig, maging sa pagmamahalan, sa pag-ibig, sa paghihugbaan, maraming nangangako, I love you. Nasubukan mo na bang may nangako sa'yo, Pastor Diaz? Wala pa naman. Pinaasa ka! Pinaasa-asa ka tapos hindi naman pala. Ayun. Mahirap yan na sa Bisaya yung pinaasa. Pasaligan. Ayun. Pasalig. No? Sige, nakasan mo nga, Pastora. Oh, you see? Kaya, lahat, pag mayroong nangangako, pakinggan lang. Pero huwag asahan. Pag dumating na binigay na, pasalamatan. And dito na ako magwawakas. Lahat ng kinahanglan ninyo, hingin sa Ginoo. Kaligtasan, proteksyon, gabay, patnubay, kagalingan, himala, lahat ng pangangailangan ninyo, lahat ng kinahanglan ninyo. Pang sarili, pang pamilya, amen? Yan. Sa kinahanglan dito sa iglesia, lahat lang yun, hingin lang sa Ginoo. Di ba, Pastor Joseph? Pwede tayo, di ba, pag umasa tayo sa tao, nabibigo tayo? Totoo. Kaya ako, ayoko umasa sa tao, ayoko nga aasa kayo sa akin kasi mahirap. Kasi baka mabigo tayo. Kaya maraming nagkakagalit dahil sa mga pangako.
Ikaw ma, Pastor JR, wala kang pinangakuan, tapos binigo mo? Yung girlfriend mo ba ngayon, talaga bang siya na ba talaga yan? gets ninyo? Kaya, Romans 8:31 and 32, kung ang Diyos ay kasama, kakampi natin, sinong makakabato sa atin? Kung nagawa, ginusto, inibig ni Jesus, na ibigay sa atin, ihatag sa, tama ba yan? Ihatag? Oo. Lahat ng kinahanglan, yung si Jesus binigay ng Ama, lahat ng kinahanglan natin, pastoran, lahat ng kinahanglan natin, ibibigay din. Amen. Lahat ng kinahanglan mo po, kahit na wala ka na, na-bless ako sa patotoo ni Sister Teresita. Kahit babae kayo, pinagpatuloy niyo ito. Amen. Lahat po ng pangangailangan ninyo, ng pamilya ninyo, ng iglesia ito, tutugin ni Lord. Kasi, kayo po ay nagbigay ng buhay, ng pamabuhi. Kayo ay nagbigay ng inyong commitment, dedication. Hindi kanino mang tao, kundi sa Ginoo. Kaya lahat yan, ibibigay, ihahatag ng Ginoo. Amen? So, tindog tayo, matindog tayo. Yan. Tindog tayo. Kay buti-buti. Yan. Halim sing that song, kay buti-buti mo, Panginoon. O, pasora na lang, hindi kayo makakanta. Kasi, ay, nakalam na pasora yun eh. Ay, ayaw niya. Okay, sige kayo na lang. Taas natin ang ating mga kamot sa Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Na oras. Pumikit, bisayain mo nga yung pastora. Lahat na sasabihin sa Tagalog, bisayain mo ha? Sige. Yung mga tayong lahat at pumikit. Yung mga doon po, ito yung atong mga mata. Yan. At sa oras na ito, manalangin tayo sa Panginoon. Ampo ka sa Ginoo. Humingi ng tawad. Mangayo pa sa Ginoo. Kung may kasalanan, magpapatawad ang Panginoon. Sa iloob ka sa Ginoo. Kung may bisyo, ihingi ng tawad.
babaguhin tayo ng Panginoon. Mangayo ta pasaylo sa Diyos, iya ta pasaylo. Kung meron tayong sakit, karamdaman, humingi tayo ng kagalingan sa Panginoon. Kung lahat ng mga sakit, mayo tao ang mag-ampot sa Ginoo. Kung kailangan natin ng pera, meron tayong babayaran, meron tayong gagastusan, humingi tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng Lord. Kung itinahanglan na ito ang kwarta, mangayo ta sa Ginoo, at iyak ang katakot. Yan. Kahit na walang mahilap sa mga ano man ang problema, pagsubok na dinadaanan, humingi sa Panginoon ng tagumpay, ibibigay ng Diyos. Kung sa may mga problema, tagaanta sa Ginoo, aron mulampos kita. Yan. Kaya sa oras na ito, kakanta muli tayo ng kay buti-buti mo Panginoon, at maniniwala tayo, patatawarin tayo ni Lord, babaguhin tayo ni Lord, gagawa siya ng himala sa ating mga buhay, ibibigay niya ang lahat ng ating mga kinahanglan. Pagatag ang Ginoo ka, kabaguhan sa ato ang kinabuhi o panalangin. Yan. Sige, abit tayo sa Panginoon kay buti-buti mo sa ating pagkakataon. Buti-buti mo, Panginoon. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Those who are watching and listening out there, truly God is good. If you are in need of anything, if you are in need of eternal life, if you are in need of salvation, if you are in need of miracle, whatever divine intervention you need, we will pray to God and the Lord will hear us. Hallelujah. Pagkakataong ito, hayaan lang natin tumugtog si Pastor JR, wala na munang aawit. Muli ay kausapin nyo ang Panginoon at sabihin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Istorya ang Ginoo, saunsay may iniwang gusto ang iyong pagkakataon. Sige, sige po. Kausapin nyo ang Panginoon. Sabihin mo lahat ng needs mo, ng kinahanglan mo. Istorya ang Ginoo, ug imong ampos sa iya ang imong kinahanglan. Sakit at karamdaman. Sakit kita. Yeah. Para sa sarili, sa imong kaugalingon. Para sa pamilya, para sa imong pamilya. Para sa iyong mga mahal sa buhay. Para sa imong mga hinigugma sa imong kinabuhi. O sino mang taong pinapagpray mo? Kinsa mang mga tao nga imong giampo? O para sa gawain ng Panginoon. Para sa bulaton sa Ginoo. Para sa mga naglilingkod sa Diyos. Para sa mga nagsilbi sa Ginoo. At para sa iglesyang ito. Para sa sumbahan. Kausapin natin ang Diyos first na. Istoryahan ang Ginoo. Sige, if you want to cry, gusto nyo umiyak, umiyak kayo. Sige lang, iyak lang, gusto nyo umiyak. Pero sabi nyo ang Diyos, maaari na merong nangako sa inyo, pero hindi tinupad. Pero ang Diyos, pag nangako, tutuparin. Kaya sabi ko nga, ayokong mangako,
ayoko. Kasi tao lang ako. Maaring may gusto ako, may pangarap ako, pero baka isang araw hindi ko magawa. Baka hindi na ako makabalik, hindi na ako makarating dito, ayokong mangako. Pero ang Diyos, pag nangako, tutuparin niya. Sige po, kausapin niyo lang ang Diyos. Istoryahan lang ang Ginoo. Inubdan sa tanan, Lord. Ni mo lamang kami madalos, Ginoo. Kani mo kami masalik, Lord. Ikala kami mahimok sa amin pagalingan, Ginoo, kung wala ikaw, Father. Lord, pagpapasampot, Lord. Alalayo sa kami. Tayo po'y manalangin, magdasal po tayo sa Panginoon, magdasal po tayo sa Ginoo. Panginoong Jesucristo, ikaw na po ang aming Diyos, ikaw na po ang aming Panginoon, ikaw na po ang aming tagapagligtas. You are now our Lord, God, and Savior. Humihingi kami ng tawad sa iyo, patawarin, linisin, baguhin niyo po kami. Ilista ninyo, itala ninyo, isulat ninyo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Baguhin nyo kami, inihiling namin ang banal na Espiritu, tumira, pumasok, manahan sa aming mga puso. At kami po ay tulungan, i-guide, samahan patnubayan na mabuhay lamang ng ayon sa gitna ng iyong kalooban. Malinis, banal sa iyo pong harapan. Huwag nyo na pong pahintulutan, huwag nyo na pong payagan na kami po ay mawalay pa sa iyo kahit kailan. At sa oras na ito, dakilang Diyos, pinapanalangin, pinapag-pray ko po ang bawat isa. Ano mang sakit nila, inyo pong pagalingin. Ano mang karamdaman nila, inyo pong pagalingin. Ano mang problema, ano mang pagsubok, ano mang laban ng buhay na kanilang kinakaharap, dinadanas, nangyayari at nagaganap sa kanilang mga buhay, sa oras na ito, gawan niyo po sila ng himala. Dalangin ko po, Panginoon, ang aking po prayer, dakilang Diyos, sa mga darating na mga araw, sa mga darating na linggo, sa mga darating na buwan, sila po ibabalik uli sa lugar na ito, magpapatotoo, magte-testimony na ang Diyos ay ginawan sila ng dakila ng mabuting bagay. Sinagot ng Diyos ang prayer nila. Magpapatuloy silang dadalo, maglilingkod, magdadala pa ng maraming kaluluwa sa iyong harapan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, dakilang Diyos, sila po kukontak sa akin, magpapatotoo sila sa magandang ginawa mo sa kanilang mga buhay. Taas lang po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Sige po, taas natin ang ating mga kapot sa Ginoo. Let me pray, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Nakataas po ang kanilang mga kamay, mga kamot sa iyo. Huwag niyo po silang bababayaan. Hindi ko po sila kilala ng lubos. Hindi nila ako kilala ng lubos. At hindi po ako ang tutugon sa kanila. Hindi po ako ang makakasagot sa kanila, sa kanilang mga dalangin, kundi ikaw. Kaya po, Ama, sa oras na ito, humihiling ako ng kaligtasan. Humihiling ako ng kagalingan. Humihiling ako ng himala. Humihiling ako ng kasaganaan. Humihiling ako ng kaginhawan. At dalangin ko po, Panginoon, lahat po ng kanilang pangangailangan, kasama na po ang kanilang pamilya, kasama na po na po ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ang aming pong pastora at ang mga manggagawa sa lugar na ito at ang pangangailangan po ng iglesia nito, ibigay niyo nga po, Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay hiniling lamang namin sa pangalan ni Kristo Jesus at nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na kapag nangako ay binibigay, tinutumutugon sa lahat ng iyong mga pangako. Urakyan dalalaman, shiribiyan dalabasyan na sa Father, just let it flow. Hallelujah! Tunay ngang ikay pinagpapago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmahal.
iglesyang ito, yung mga workers, mga manggagawa, mga nagsisilbi sa Ginoo, pwedeng lapit kayo rito, ipag-pray ko lang kayo. Yung mga leader, pag-pray ko lang kayo na ang kalakasan ng Diyos sa iso pa inyo. Sige, yung mga leader, lapit po kayo. Saglit lang. Ay, pag-pray ko lang kayo. Yung mga leader, sige, lapit lang kayo, saglit. Yan. Yan. Iulat natin yung mga kamay natin sa kanila. I-extend natin ang mga kamay natin sa kanila. Habang pinapag-pray ko sila sa Bisaya, pwedeng banggitin din sa Tagalog. Ay, habang pinapag-pray ko sa Tagalog, pwedeng banggitin din sa Bisaya. Yan. Panginoong Diyos, lumapit po ang mga manggagawa mo. Ginoo, pidoo lang mga tao sa inyo. Ang mga manggagawa mo, ang mga nagsisilbi sa iyo, nangangalagad sa iyo, Panginoon, ay lumapit po sa harapan. Ang mga leader, Ginoo, pidool diha sa imo. Lord, binigay nila ang buhay nila sa iyo. Ginoo, gihatag nila ang nilahang kinabuhi sa imo. Alang-alang sa Diyos at alang-alang sa iglesia. Alang-alang sa imo, Ginoo, imbahan. Bagamat may mga problema sila, may mga pangangailangan sila, pero naa sila ikinahanglan, Ginoo. Sa kabila ng may problema at may meron silang pangailangan, pagsubok laban ng buhay, nagpapatuloy sila ng paglilipot sa iyo. Sa diham na sila'y problema, na sila'y kinahanglan, nagpadayong giyapon silang pangalagad niya sa iyo. Huwag niyo silang mababayaan. Ayaw sila pasanti. Tulungan niyo sila. Tabangi sila. Maging matibay. Maging matatag. Maging malakas sila. Husgan. At lalo pa silang lumaki, lumago at dumami. Huwag silang mudaghan. Sa oras na ito, dakilang Diyos, ibigay niyo po ang inyong anointing, ang inyong kapangyarihan sa kanila. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God, yes, we have it. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Unahin natin si Pastora Rita. Nakapatapos pa natin ka natin si Pastora Rita. O kaya, Pastor, Pastor, pwede ba natin, kaya ba na iusap natin, saglit lang. Pastor, Pastor, saglit lang yan. O kaya dun ba na sa gilid? Doon, ingat lang, baka bumagsakit, Pastor. Baka bumagsakit, ingatan lang. Yes, Lord, lagyan natin siya sa likuran. Wala. Panginoong Diyos, sa paglapit po ng iyong mga manggagawa, mga nagliligod sa iyo, sumaka nila po ang iyong kalakasan. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, let's come up and let it flow. Father! Yes, let it flow in Jesus' name, Lord, let's come up and let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Just let it flow. In the mighty name of Jesus Christ, let's come up and let it flow. Father, just let it flow in Jesus Christ. Yes, Father God. Yes, Lord, sa pagkakilala ang kalakasan mo, Panginoon, sa pagkakilala ang katatagan mo, Panginoon, sa pagkakilala ang kapangyarihan ng Diyos.
Sige po, gusto niyo umiyak, patuloy na umiyak sa ng Diyos. Daghang salamat, Ginoo, salamat kaayo sa buhay po ng mga nagsisilbi nangangalagad sa iyo, Panginoong Diyos. Magpapatuloy po sila, tuloy-tuloy po sila na maglilingkod sa iyo, magsisilbi, mangangalagad sa iyo, Ginoo, tatayo sa iyong harapan, kahayo sila, magliligtas sila ng maraming kaluluwa. Sasakupin pa nila, ililigtas pa nila ang tribong Mamanwa, Panginoon, at ang marami pang lugar, marami pang dako, marami pang tribo. Salamat po, Ama, ng marami, at nagtitiwala po ako. Nagtitiwala po kami sa Romans 8:31 and 32. Kakampi ka namin, kasama ka namin, tagumpay kami. At lahat po ng aming hinihiling sa iyo, ibinibigay mo po, Ama. Lahat po kaming nandito, lahat po kaming nakinig, lahat po kaming nanood, Panginoon. Nagtitiwala kami, walang duda, walang doubt, walang pagduha-duha. Pinigay niyo po ang lahat po ng aming kahilingan. Pinapagpala ko po, Ama, silang lahat, ang lahat ng nakilig at ang nanood ng iglesyang ito, at nagtitiwala kami, Panginoon, hindi kami umasa sa tao, umasa kami sa Diyos. Binigay niyo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat siya magsabi na, Amen. Kanakpakan.